listening to Destiny Podcasts. We pray that this message will bring change, inspiration, and blessings to you. We are Destiny Church Manila. Live your call, fulfill your destiny. The past weeks, we have been doing a faith series. Sino sa inyo ang nakadalo dyan sa faith series natin at talagang ang faith mo ibang level ngayon ang narating and you are experiencing the fruit of that faith. We will not leave that realm, no? We will continue to build on that. Last week, Pastor Carlo shared about the message entitled Step Up. It's about going to the next level. And I would like to build on that preaching. I would like to build in that line of message this afternoon. This afternoon, I would like to share with you a message entitled Keys to Promotion. Mga susi sa pag-unlad, mga susi sa pag-asenso. Okay? Ito yung mga sikreto, no? Paano nga ba tayo a-asenso? Our pastor taught us that it is important for us to step up. Ano ba yung ibig sabihin ng step up to move to the next level? But this afternoon, I'm gonna give you principles from the Word of God as well as practical things, no, from a book about promotion. Ito mga practical things. What are the necessary things that we need to do so that we can prepare? We will be prepared for promotion. First off, let me start with a question. I want to ask each one of you, who among you here, you want to move to the next level? You want to be promoted in whatever aspect that is in your life? Really? You want to be promoted? No, promotion is not just about position. Promotion is not just about your work or your career. But promotion, simply put, it means to move to the next higher level. Promotion means to improve your life. To take it to the next better level. Hindi ko mo may paggalaw, hindi ko mo may pagbabago, promotion yon. What makes it promotion is when it is something that is better than your previous state, than your previous life, yung kalagayan mo. Nakuha natin? So, there is that promotion in your studies. Anong promotion yan? Kung dati, kulot-kulot at namumula ang mga grade, kailangan ng promotion yan. Diba? Sino dito mga estudyante? Ayan, nafe-feel niyo yung kailangan niyo ng promotion. Ha? Okay, mahalaga ito, no? Hindi pwedeng nagsistay tayo dyan lang. Okay, sino dito mga nagwa-work? Of course, real na real sa atin yan. We want to be promoted. Diba? Every payday, yung payslip natin, how we wish! Lord naman, next level naman, come on guys! Diba? No, pagkakapirma, Lord, come on Lord, promote this, no? Mga nagne-negosyo, may mga nagne-negosyo ba? No, from time to time, nandyan yung mindset mo na, Lord, promote mo naman yung business ko to the next level naman. Love life? Love life? Anybody? Love life? Parang naglalaku lang, eh, no? Love life? Love life? Ha? Kailangan ma-promote yan. If you are single, you are professional, you are handsome, you are beautiful, aba, it's about time naman. I-promote-promote na, i-push-push na natin yan pag may time. No? I-promote natin ang love life natin mula sa zero to one. One lang. Huwag nyo nga rin 2, 3, mahirap yon. It's complicated, sasabihin ng Facebook. Okay? No? Ano pa? Sa pamilya, estado ng pamilya. Hindi natin gusto na kung ano lang yung meron ng family natin. Of course, we want to improve. We want to experience greater and better things. Okay? So yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. It's about promotion. It's about you and me moving to the next level. Promotion, let's face it, everybody wants it. Right or wrong? Parang apat lang eh. Right? Right. Everybody wants it. Sino sa inyo ang naghangad nung nag-grade 1 kayo, sana doon na lang kayo lagi? Sino sa inyo ang natutuwa na pagkatapos mong nag-grade 1, nag-grade 2 ka? Diba? Naalala niyo pa yon, yung bata kayo? Tapos pag summer, tinatanong kayo, so anong grade mo na sa pasukan? Grade 1 na po ako. Tapos kinapakita yung mga bungi mo dyan. Diba? Tapos pag summer na, anong grade mo na sa pasukan? Grade 2 na po ako. Tapos may kalahating yipina na tumutubo. Tapos pag summer, anong grade mo na sa pasukan? Grade 6 na po ako. Uy, nagdadalaga, nagbibinata na, nag-high school na. Sino dito ang humanga sa mga tao na tinanong niya, o ilang taong ka na sa grade 1? Pang-anim na taong ko na ho ngayon sa grade 1. Tapos ikaw naman, hangang-hanga ka. Sabi mo, wow, pang-anim na taong mo na sa grade 1, dakila ka, kapatid.
Papatayuin kita na, papatayuan kita ng monumento. You're a hero. Guinness Book of World Record na yan. Hindi. Natural po sa atin, ang hinahangaan natin ay ang mga taong umuunlad. It is very natural for us that we desire to be promoted, not only for ourselves, but also for our loved ones, the people around us. And it is just natural for us that the people that we look up to are the people who keep on moving to the next level. Why? Because promotion is in our DNA. It is in our DNA. It is natural for us. Why? Because it is natural for every living being, living creature, to be promoted, to grow to the next level. Di ba po, isang senyales na buhay ay may pagbabago at may paglago. Sabi nga po, kapag ang isang living creature, hindi na yan nag-grow, hindi na yan nagpa-progress, hindi na nag-change, may problema yan. Di ba? Ako parang nagka-problema ako ng konti sa height. No, pero talaga ito na yung maximum. Sabi ng Lord, that's the best for you. So, oh, thank you, Jesus. No? Yung iba, parang yung ilong natin, hindi na nag-grow, no? Hanggang gano'n na lang. Okay, that's the best for you. Pero this talks about the state of our being, the state, yung estado ng buhay mo. Huwag mo yung itulad sa height mo. Napaku na lang dyan, di ba? Kung matangkad ka, napaku na lang doon. Pero I want you to understand that it is natural for us to be promoted. It is but natural for us to increase in every manner of our life. Because it does not make sense to stay in the same level. It does not make sense. Diba? When you find somebody 6 years already in grade 2, it does not make sense. Ha? Huh? Anong nangyari doon? Yun pa rin ang pad paper na ginagamit mo? Yung pa rin ang Mongol pencil na ginagamit mo. Come on, move on na dun sa mas mahabang pad paper. Mas malaking pad paper. So natural sa atin na tayo ay umuunlad. Sabihin mo sa katabi mo, umuunlad ka ba? Sabihin mo, dapat umuunlad ka. Okay? Isa pong napakaganda at favorite kong illustration sa growth and promotion is yung munggo. Sino po sa inyo nag-experiment sa biology? Yung munggo inilagay sa cotton. Cotton. Cotton yun eh. O, nag-aaway pa kayo. Baka sa school nyo, iba. Ay, pagbigyan nyo na ako. O, nag-pre-preach eh. Ano ba kayo? Yung iba sa lupa daw. Bala kayo. Basta sa amin, cotton. Babasain yung cotton. Ilalapat mong ganyan. Ilalatag mong ganyan. Papatakan mo lang ilang piraso ng buto ng munggo. Di ba? Tapos sabi ng teacher, siguraduhin mo, basa iyan. Ha? Tapos papatungan mo na isa pang layer ng cotton na naman. Nabasa din. Tapos sabi ni teacher, babantayan mo yan. Araw-araw, titingnan mo, sisilipin mo. Darating ang araw, tutubo yan, no? And to cut the long story short, na-experience nyo bang nakitang tumubo yung munggo? Anong nangyari sa munggo? Naging toge! Ang tatalino nyo! Diba? Nagulat ko pag silip mo, wow, may toge na! Tapos narinig ng nanay mo, sabi ng nanay mo, akin, naigisa natin yan. Nay naman, gigrade ang to eh. No? Pag naalala ko noon, pag tumubo na siya into 4 inches, dadalhin mo siya sa school. Tapos yun yung gregradan. So hanggat hindi siya nagpo 4 inches, tanim ka lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Try and try until you 4 inches yourself. Yan. Tapos gregradan yun. Okay. Bakit ko ginamit yung illustration ng munggo? Imagine niyo yung maliit na piraso ng butil ng munggo. Sino sa inyo na manghana sa munggo? Yung pagkita mo ng butil ng wow! Ang ganda! Ewan ko lang din, no? Maari din naman na may ganun ka, no? Baka may konting sayat, ganun. Pagbigyan na natin. Pero parang kung titignan mo yung munggo, parang wala naman yun eh. Nakabalot sa supot, tapos green. Minsan maalikabok pa, no? Parang balot ng puti na ewan kung kailangan mong hugasan mabuti. Pero yung munggo na yon magiging toge. Hindi na nanatiling munggo. Hindi kagaya iba sa atin, munggo lang eh. Nanatili yung munggo. Yung munggo naging toge. Yung toge naging lumpia. Diba? 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 Naging lumpiang prito. Diba? Tapos kinain mo, may sukat bawang. O, diba? Hindi. Yung seryoso nun, yung munggo naging toge, tapos yung toge naging tanim. Diba? Naging alaman siya, puno siya ng munggo, tapos namunga siya ng munggo. So yun yung illustration, makikita natin, yung disenyo ng Panginoon for promotion, natural sa kanya. May kapangyarihan ng Panginoon.
Nadalhin ang isang creature niya, ang isang creation niya from one level to the next level. That is the power of God. Now, kung yung munggo inaalaw ng Lord na ma-promote, how much more ikaw? Di hamak namang mas mahalaga ka kaysa sa munggo. O talaga ang pakiramdam mo, mas mahalaga munggo kaysa sa'yo. Ganyang kababa ang self-esteem mo. No? Alam mo bakit ko nasasabi sa'yo na higit kang mas mahalaga sa munggo? Of all the creation ng Panginoon, ang tao ang nilikha niya sa kanyang sariling wangis. We are created in the image and likeness of God. You bear the mark of Jesus, the mark of God in your life. You are created in His likeness. You are important. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Don't ever be thinking that God does not care. Don't ever be thinking that God is not giving you attention. Come on. Kung yung simpleng munggo, kaya niyang gawing toge, ibig sabihin, ang buhay natin, kaya niyang i-improve from one level to the next level. Nakuha natin? Two important truths about promotion. Two important truths about promotion. First is, God wants you to be promoted. Do I hear an amen? God wants you to be promoted. Maybe you are that person. You have experienced so many demotions in life. You have experienced so many failures in life. You have experienced so many frustrations, so many challenges na hindi mo na pagtagumpayan. And sometimes, pag marami tayong pinagdadaanan, napapaisip tayo, parang hanggang dito na lang yata ako, stuck na ako dito. But I want to encourage you this afternoon, God wants you to be promoted. God is willing to take you from one level to the next higher level. Let's read the verse from Deuteronomy chapter 28, verse 13. This verse says, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall only go up and not down. Ayan. Binabasa nyo, oh. Kita nyo? Kita ko kasi gumaganon eh. So, okay. Ayan, okay. Deuteronomy 28:13. Sabi doon, the Lord will make you the head and not the tail. Ano mang ibig sabihin, no? Nagagawin ka daw, ikaw yung ulo, hindi ikaw yung buntot. Ano ibig sabihin niyan? To make it, to paraphrase it in Tagalog, Jalin's version. Gusto ng Diyos, hindi ka maging kulelat. Gusto ng Panginoon, nakaaangat ka. Kasi when you say, you become the tail, meaning to say, you are left behind. Kulelat ang buhay. So dito sa pangako ng Panginoon sa verse na to, sabi niya, ito ang plano ko, ito ang pangako ng Diyos sa mga taong susunod sa Kanya, sa mga taong namumuhay sa Kanya, mga taong tinatawag na anak ng ating Diyos, anak ng ating Panginoon. Ang pangako niya, ang buhay daw natin, He will make us the head and not the tail. Kaya kapatid, wag na wag kang papayag sa buhay na kulelat. Amen? Kasi hindi yun ang plano ng Diyos. Maaring nararanasan mo yan, pero yan ay pinagdadaanan mo lang, pero hindi iyan ang plano ng Diyos sa iyo. Kulelat ang finances mo, kulelat ang love life mo. May love life ka nga, o lots naman. Yung iba, wala, parehas lang. No? May pamilya ka nga, ang gulo naman. May trabaho ka nga, wala namang mabala. Pag payslip na, pirmahan lang. Ayaw ng Diyos yan. I want you to understand, in Deuteronomy 28:13, sabi po ito, and you shall only go up and not down. That is the direction that God wants for your life. Going up and not going down. Kaya kapatid, if you are experiencing in your life that your life seems to be going down, there is a problem right there. Because that is not the will of God for your life. I want to encourage you this afternoon. If you have been experiencing going down, or if you have experienced that in the past, today I want to encourage you. God is telling you, come on, my will for your life is that you would always go up and never go down. Whenever you feel that your life, your ministry, your career, or your studies is downward, meaning to say may problem dyan, labas sa kalooban ng Panginoon yan. Dahil ang kalooban ng Diyos, malinaw na malinaw, palaging promotion ang dinadala niya sa buhay natin. Amen? Ituloy natin, sabi doon, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. So malinaw na malinaw dito yung promise ng Panginoon ng promotion to be the head and not the kulelat tail. Ang promise ay para sa mga taong sumusunod.
Sabi doon, if you are careful to obey. Sabi mo sa katabi mo, sumusunod ka pa sa Diyos. Sa kabila, tanungin mo, ikaw naman, sumusunod ka ba? Tapos tanungin mo rin yung sarili mo, ako ba? Sumusunod ba ako? Diba? Tanong ka ng tanong sa akin, diba? Ikaw dyan. Diba? So, ganito lang. Bibigyan ko kayo ng simple principle about promotion. Sa prinsipyo ng salita ng Diyos at sa prinsipyo ng Panginoon, simple lang. Ikaw, ang role mo maging busy sa pagsunod sa Diyos. Yun ang atupagin mo. Susunod ako sa Diyos. I will obey, I will obey, I will be faithful, 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 obey, faithful, obey, faithful. Yun ang atupagin mo. Tapos yung promotion mo, si Lord, siya aatupagin niya yung promotion mo. Minsan kasi baliktad eh. Tayo yung namimilit, push, push, push pag may time. Push ng push. To the point, gusto nating ma-promote sa kung anong bagay, gusto nating ma-promote sa career, ma-promote sa kung ano pa mang love life niya, kung ano pa man. To the point na iniiwan natin yung pagsunod sa Panginoon. Akala mo ba'y merong promotion apart from God? There is no promotion apart from God. That verse says, you will be the head and not the tail if you are careful to obey. Amen? So, simple lang, ang linaw. Wala nang kailangan i-memorize pa. Ang linaw ng salita ng Diyos. Ako, aatupagin ko, pagsunod. Ang pag-promote, pag-level up ng buhay ko, problema mo na yun. Nakuha natin? May nakuha ba kayo doon? Amen. Okay. So, God wants you to be promoted. Psalm 75, verses 6 to 7. No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. Wala daw sino man ang pwedeng itaas ang kanyang sarili. So, verse 7, it is God who judges. He brings one down and He exalts another. Promotion comes from the Lord. Don't ever be thinking that promotion is dependent on the people around you. If you were like me, I used to think like that. Ang feeling ko, pag pumapalpak ang buhay ko, ang may kasalanan, itong mga nasa paligid ko, ikaw kasi. Ang feeling ko, lagi yung tao yung factor. But that verse became a revelation to me. Promotion comes from the Lord. Yes, the Lord will use your boss. Yes, the Lord will use your parents to increase your allowance. Yes, the Lord will use your teachers para ipasa ka at pumunta ka sa next level from grade 1 to grade 2. From first year to second year, standing or sitting. Mga ganyan. Pero the reality is promotion comes from the Lord. Sabi ko nga eh, kahit na walang posisyon na ganyan na nag-e-exist sa kumpanya, but if you get the favor of God and God wants to promote you, God will even make a way and God will even make a new position in the company just for you to be promoted. Because promotion comes from the Lord. Don't ever be thinking that the company is a limitation. That the organizational structure in your company is a limitation for your promotion. No, God will not be limited by any person, by any structure, by any company. If God wants to promote you, He will do it. But if God wants to demote you, He will also do it. Kaya kailangan matutunan natin ano ba ang mga dapat nating gawin so we can be promoted. Second truth about promotion, you and I are destined to be promoted. You and I are destined to be promoted. Ibig sabihin, nakatakda na yan. Sabi mo sa katabi mo, nakatakda na yan. Hoy, huwag niyong kausapin ng hangin. Umayos kayo na upo. Tapos sabi mo yung katabi mo, nakatakda na yan. Nakatakda na yung promotion na yan, okay? This is not just promotion in the job or in your career, but this is promotion in all areas of your life. Promotion sa pag-aaral. Ano ba yung promotion sa pag-aaral? Kung bagsakin, edi pasa-pasa naman pag may time. O kung pumapasa naman next level, honor naman. Diba? O kung nagtatrabaho ka naman, na tumaas naman ang sahod mo, tumaas naman ang iyong posisyon. Kung ang dating sasakyan mo, pumupunta ka sa UPFI, BMW, by means of walking. No, i-promote na natin yan. You are destined to be promoted. Yung by means of walking mo, ipopromote ng Lord yan. Magugulat ka na lang, meron ka ng totoong BMW na ipapark dyan. Kasi it's your destiny.
Sabi mo sa katabi mo, it's your destiny to be promoted. Love life, no? Kailangang ma-promote yan. Sino mga single and working? Single, working, earning, you are handsome, you are beautiful. Taas ang kamay. Oh, lingunan, lingunan. Maglingunan kayo, nandyan lang ang destiny mo. Maglingunan kayo, dali. Taas ang kamay para makilala kayo. Raise your hand to be recognized. Yan, tapos sabihin mo, I'm here. Ganyan, I'm here. Hello. Yan, okay. No, kailangan ma-promote na yan to the next level. Diba? Iba naman yung feeling na nanood ka ng sine na meron kang kasama. Na cellmate, ganon, cell leader. Ang boring naman, lagi na lang cellmate. Sana boyfriend naman, girlfriend, wife, husband. No, next level. Sabihin mo sa katabi mo, i-next level mo na yan. Sabihin mo sa kabila, iusad mo na yan. Pero ang malaking tanong, okay? So clear, promotion is our destiny. God wants us to be promoted. Pero ang tanong, paano nga ba tayo talaga mapopromote? Paano ba mangyayari yon? No? I want you to understand na it is not dependent on other people, but I want you to understand that in your hands are the power. You have the power to prepare yourself for a promotion. You have the power to make yourself qualified to be promoted. Huwag na huwag mong iisipin na biktima ka lang ng teacher mo, biktima ka lang ng boss mo, biktima ka lang ng cell leader mo, o ng pastor mo. May bigyan ko kayo ng illustration. Sino sa inyo mga estudyante dito? Narinig nyo, no? Narinig nyo? Oo nga, kayo nga yun. Narinig nyo, sinabi ng teacher nyo, alam nyo mga anak, hindi naman ako ang gumagawa ng grades ninyo. Tagasulat lang ako. Ay, di ba? No, gasgas na yan, pero sa totoo lang, totoo yun. Sa totoo lang, totoo yun, di ba? Yung lumalabas sa class card mo, hindi naman niya iniimbento yun eh. Kung ano lumabas sa quizzes mo, sa seat work mo, sa recitation mo, sa character mo, sa long quiz mo, sa long exam mo, iko-compute niya lang yun, tapos isusulat niya doon. Nakuha natin, parang ganyan din sa kalakaran sa buhay natin. Yung leader na meron tayo sa taas natin, yung boss natin, yung teacher natin, yung mga magulang natin, ire-reflect lang nila, magre-respond lang sila according sa performance natin. Kaya sabi ko sa'yo, nasa kamay mo ang kapangyarihan whether you will be promoted or you will be demoted. So this afternoon, I'm gonna give you three keys. Three practical things. What am I going to do to prepare myself for promotion? To get myself ready to be promoted to the next level. Do you want to be promoted? Ada, tatlo na lang eh. Do you want to be promoted? Yeah. Do you want your life to move to the next level? Yeah. Three keys. Ang acronym po ng tatlong bagay na to ay PAA. 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 Iba-iba ang PAA natin. Minsan may amoy, minsan wala. Pag tag-ulan, mas malakas ang amoy. Napatunayan ko yan. Iba-iba hugis. Yung iba may kalyo, yung iba wala. No? Yung iba may kuko, yung iba wala. No? Yung iba malinis, yung iba talagang ano, makulay ang daigdig. No? Papaahin natin yan. So para matandaan nyo, PAA, P-A-A. Okay? First, P. P is for plan. Plan. Paano ba maghanda for promotion? Magplano ka. Pagplanuhan mo. Hindi sapat na may pangarap ka lang. Ang next na tanong, okay, yan ang pangarap mo. Ang next na tanong, anong plano mo? Example, may tinanong ako, o ikaw, ano bang gusto mong mangyari talaga? Gusto ko pong makagraduate. SO dito eh. Gusto ko pong makagraduate. Okay, wow, napakaganda ng pangarap mo, makagraduate. Very good yan. Good job ka, bro, sabi ko sa kanya. Okay, so anong plano mo? Gusto ko pong makagraduate. Okay nga, okay. So, anong plano mo? Like this SEM? Ganon? Yung mga ganon. Anong plano mo ngayong SEM? Gusto ko po talagang makagraduate. Try kong Englishin. Okay, you want to graduate. Now, what's your plan? I want to graduate po. In English lang. Minsan, clearly defined yung dream natin, pero ang labo nung plano. Kadalasan walang plano. Gusto ko mag-start ng negosyo. Okay, wow, sis!
go amen ako dyan. All out ang support ko sa'yo. 500% ang support ko sa'yo, sis. Sige, so anong plano mo? Gusto ko po talagang maging negosyante. So anong plano mo? Anong plano mo ngayon? Ngayong year na 2013, bago mag-end yung year na, anong plano mo? Gusto ko pong maging negosyante. Okay. 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 So anong plano mo? Gusto ko pong maging negosyante. Ah, okay. Wala akong mapapala dito. Sige, kita tayo uli bukas. Minsan ganun tayo eh. Ang clear ng pangarap, pero wala talagang plano. Kaya hindi na po-promote. Possibly ba na the reason why you are not moving to the next level of your ministry is because for a lack of plan? The vision is so clear, but the plan is so zero. Wala eh. Kasi kung walang plano, wala kang susundin na step. Wala kang iti-take na action. Nakuha natin? Gusto mong mag-asawa. So, anong plano mo? Gusto ko pong mag-asawa. Anong plano mo? Gusto na po talaga mag-asawa. O, ano nga plano? Gusto ko na po mag-asawa. Ano nga plano mo? Gusto na po mag-asawa eh. Anong plano mo? Lagyan mo ng plano. Gusto mong mag-asawa. Anong plano mo? At least, simulan mo sa crush. Diba? Lagyan mo, magka-crush ka man lang. Grabe naman, mag-aasawa ko. Hindi ka marunong magka-crush eh. Magka-crush ka. Tapos yung crush mo, medyo kindat-kindatan mo. Ganon. Tapos hanapin mo kung saan siya uupo sa church. Tapos kunwari, yun na lang ang ano, vacant seat. Tabihan mo. May plano. Key to promotion. Diba? So yung sa katabi mo, push mo na yan. Okay? Okay? May tatlong tanong. Tuturuan ko kayo paano magplano. Huwag na kayong magtawanan. Wala tayong time. Bibigyan ko kayo ng tatlong tanong. Tuturuan ko kayo paano magplano. Paano magplano. Tatlong tanong na kailangan mong sagutin para magkaroon ka ng plano na maayos sa buhay mo. Unang tanong, ready na ba kayo? Ask yourself, where am I and what brought me here? Where am I and why am I here? Bakit ba ako narito? Nasaan ako ngayon at bakit ako narito? Ano nga bang nagdala sa akin dito? Nakuha natin? Mahalaga na alam natin yung starting point. Nakakita na ba kayo ng runner, lumalaban, pero hindi niya alam kung saan yung starting point? Basta takbo lang siya, takbo. I'm gonna win this race. Ah, saan yung starting point? Hindi ko alam, basta I'm gonna win this race. Huh? Basta natanaw ko nandun ang finish line eh. Basta pupunta ako dun. Ay, hindi ko kayo natatakan. Lahat ko tatatakan dun sa starting point. Lahat ko may ribbon. Oh, mga nag-fun run. Diba? Mahalaga, bago mo puntahan doon, alamin mo saan ka manggagaling. Para alam mo gaano kalayo o kalapit ang panggagalingan mo. And mahalaga to ask yourself, where am I and what brought me here? For example, broken-hearted ka ngayon. Love life mo, zero. Hindi lang zero, negative pa. Negative two, parang ganun. Kasi dalawang busted. So, negative two. No? Dalawang busted. O kaya naman kung babae ka, dalawa sa crush mo, ang iba ang crush. Hindi ikaw ang crush, no? Umaasa ka pa naman, nagpa-cute ka pa naman. Okay. Well, hindi yun ang topic. So, broken-hearted ka. Inamin mo, broken-hearted ka. Sagutin mo yung follow-up question doon. Anong nagdala sa'yo dyan? Bakit ka broken-hearted? Kasi may niligawan ako. Naniligawan ng iba. Sabi ko na ka ba, papatayin ko siya eh. Hindi ganon. Alamin mo, ano yung pagkukulang sa'yo? Ano yung hindi mo ginawa, kaya hindi naging tagumpay yun? At the same time, alamin mo, ano yung ginawa mo? Because when you answer the question, where am I right now, and what brought me here, you will be able to find out what are your strengths and what are your weaknesses. Nakuha natin? Halimbawa, mataas ang grade mo ngayon or mataas ang position mo sa company. What brought you there? You will be able to identify what are the strengths that you have in life. And you have to identify what strengths you have. Because those are the same strengths that will be necessary for you to move to the next level. Those will be the same strengths that will take you to your next level of promotion. Second question that you need to ask yourself, where do I want to be? And how do I want to get there? So, alamin mo muna yung starting point, tapos i-determine mo ano yung finish line. Saan mo gustong makarating at papaano mo gustong makarating doon? Huwag naman po yung ganito. Gusto kong ma-promote sa posisyon ni ganito.
sisiraan ko siya araw-araw hanggang mabad trip ang boss sa kanya. At magpapa-epal-epal ako para ako ang ipalit niya. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Nagplano nga. Bad naman. Nakuha natin. Ayusin natin. Tuturuan ko kayo ngayon mga principles from the Word of God. Kung paano ba yun. Nakuha natin. So sabi doon, first, ask the question, where am I right now and what brought me here? Anong mga strengths ko? Anong mga weaknesses ko? Nagtayo ka ng negosyo. Ang negosyo mo medyo parang, medyo humihirap ngayon. Tanungin mo, bakit? Bakit? Kapatid, bakit hindi ka nagtatights? What brought you there? What brought you to that problem? Nakuha natin? Baka naman yung paggastos mo may problema. Meron ako isang kina-counsel. O sige. Sige. Identify muna natin. Nasaan ka ba ngayon? Anong problema mo? Para matulungan kita sa pag-usad mo. Sabi niya. Lubog daw siya sa utang. Kasi sinabi niya sa akin kung magkano yung utang niya. Okay. Pwede bang malaman what brought you there? Bakit ka napunta dyan? Bakit ganyang kalaki ang utang mo? So simple lang sabi niya, ate, kasi every day, there was a season in my life, every day, I would use my credit card and swipe it. Every day. Swipe. Ibig sabihin, nagungutang siya, nagsishopping siya ng utang. Sabi ko, okay. So, dun sa ilang araw na sinwipe mo yun, ilang araw kang sumahod nun. Actually, yun po yung time na wala akong trabaho, so wala po akong sahod. Ay. So, kita mo kagad yung problema. From the starting point, kita mo kagad na ang problema nito ay yung paggastos niya. Abay, credit card ka ng credit card, wala ka namang K. So, mahalaga sa atin yun eh. Cell leaders, any cell leaders in the house? Identify, where are you right now? What brought you there? Dati 12 ang disciples mo. Ngayon naging 15. Anong ginawa mo? Bakit naging 15 yan? I-push mo, gawin mo ng 144. Ano yung strength na meron ka? Keep on applying it so that you would reach the 144. Because right after 12, the next goal is 144. Nakuha natin? Yung iba naman, baka ang kailangan mong i-deal, dati naka-12 ka na, ngayon 1 na lang. Ano nangyari? Yeah. Ano nangyari? What are your weaknesses that brought you to that place? And then where do you want to go? And how do you want to get there? Ibabalik ko po ang lahat ng mga nawala kong disciples. Then that answers your question. And the third and last question about planning, the most important question is, who do I want to be with for the rest of my life? Sa buhay na ito, sino ang gusto kong makasama at makapiling habang buhay? Mahalaga na pag-isipan mo na yan at isama mo yan sa plano mo. Okay? Pangalanan mo na. Pwede na yon. Pangalanan mo na. Pero kung talaga namang wala pang specific person, pwede mong itanong yung tanong na anong klaseng tao? What kind of a person do you want to be with for the rest of your life? Do we have single working people here? Graduate ka na, single, and you are working. Taas ang kamay. Ayan. So kayo ang mga eligible na. Pwede na. Pwede na, kahit ngayon mismo ikakasal ko kayo. Nakaready na ang entourage, nakaready na lahat. Kahit ngayon mismo, no? Push kagad natin yan. Okay, mag-decide lang kayo. So, pwede ka na, di ba? Itanong mo, planuhan mo, what kind of a person would I want to be with for the rest of my life? Lagyan mo ng standard. Kasi pag walang standard, magfo-fall ka sa kahit kanino na lang. Pero kung lalagyan mo ng pamantayan, lahat ng taong makakasalamuha mo, kahit na mag-indicate pa yan ng interest sa'yo, madali mong ano eh, madali mong timbangin eh. No, eh, hindi ito papasa, hindi yan ang klase ng tao na dineclare ko sa plano ko, napapakasalan ko. Nakuha natin, sino mga singles na nag-aaral pa? Dito po sa church, we have this youth group. Ang tawag natin sa youth group natin ay Students of Destiny. Students of Destiny in the house. Yan. May standard tayo sa love life natin, tama ba? Unang-una, habang estudyante ka, dapat hindi mo alam ang spelling ng love life. Pag sinabi yung love life, ano daw? Ano po? Ano po? Ano yun? Nakakain ba yun? Dapat, ganun. Okay, yan ang standard natin. Pero may standard tayo in choosing who you want to be with. Kung single ka, nag-aaral ka, maganda ka, o kaya gwapo ka naman. Di ba? Maghihintay ka. At magpapahintay ka. Bakit? Eh, maganda ka naman. Gwapo ka naman. Maghintay ka. Kaya mo yan. Hintayin mo ako. Pero may exception to the rule. May provision din para sa mga pangit.
May provision para sa mga pangit. Just in case merong pangit, meron tayong provision dyan. So kung estudyante ka, hindi ka pa kumikita, nag-aaral ka pa, tapos pangit ka, eh, talaga ang pangit mo. Umarap ka sa salamin, sabi, ah, parang ganun. Pagharap mo, ooh, wow. Ikaw mismo, napapa-atras ka. Okay? O, makinig kayo, may standard tayo para dyan. May standard tayo para dyan. Pangit ka, tapos nag-aaral ka pa, hindi ka pa talaga pwedeng mag-love life nun eh, di ba? Pero dahil pangit ka, sige, pwede ka nang mag-boyfriend tsaka mag-girlfriend. Kawawa ka kasi baka maubusan ka eh. So, kung estudyante ka, nagbo-boyfriend ka, nag-girlfriend ka, alam na. Kung ikaw naman ay may asawa na, parang awa mo na, huwag mo nang itanong tong tanong na to. Nakasagot na yun. Okay? Pero hanggat hindi pa kayo kinakasal, tanungin mo pa rin yung tanong na yan. Hanggat hindi ka pa nag-aasal, tanungin mo, ano bang klaseng tao talaga? Ito ba 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 talaga? Ay, hindi pala. Next, letter A. Tapos na tayo sa plan. So magkaroon tayo ng plan, ha? Hindi enough na pangarap lang. Pagplanuhan mo yan. Number two. Letter A for attitude. Hindi sapat na may pangarap, hindi sapat na may plano. Samahan mo ng tamang ugali. Yung ibang ganda ng plano, ang sama ng ugali. Ang ganda ng pangarap eh. Kung anong ganda ng pangarap, siyang pangit ng ugali niya. Kaya hindi ma-promote. Alam niyo po ba na sa mga kumpanya, kasama yung attitude na yan sa ranking mo, sa rating mo, sa performance assessment mo. Diba? May kikwento lang ako sa'yo, mabilis na kwento lang ito. Naalala ko po, taon-taon po sa class namin, ako ang best in math. Hindi naman sa pagmamalaki at pagmamayabang, pero pag-usapang math, medyo, ayan, best in math ako, okay. Meron po isang quarter sa isang year, nawala ako sa top 5. Tapos hindi ako yung top sa math. Eh, lahat naman ng grades ko consistent. 199, 199, 100. Pag mga numa 94, 93, nangangati na ako niyan. Allergic ako diyan. Yan, ha? Manahin nyo yan. Manahin nyo yan. Nasa DNA natin yan. Okay. Pero nagulat ako, bakit po ako nawala sa ranking? Tapos sabi nung teacher, sa karakter. Nahila ako pababa ng karakter. Pinaalala sa akin, yun kasi yung time na nag-sit work kami sa math. Eh dahil nga passion ko ang math, so nagsisit work kami. Eh yung classmate ko, hindi niya masyadong nagets. Pina-explain niya sa akin, dahil nga passion ko naman, umepal naman ako. So in-explain ko sa kanya, naubusan ng time, pinasubmit na. Minadalay ko, oh yan na. To sabi ko sa teacher ko, kung ginawa mo lang sana ang trabaho mo na i-explain dito sa seatmate ko yung lesson, hindi sana ako malilate sa pagsasubmit ng sit work na to. Ayan na. Ginanong ko yung teacher ko, ang sama ng ugali. Matalino, sama lang na ugali. Hinila talaga ako pababa noon. Grabe. Sabi ng teacher ko, magaling ka sa mati. Kaya lang, bunga nga mo. Magaling din. Pero wala ho siyang nagawa kasi naging, nagpakabait naman ho ako nung school year na yun. That same school year, wala tayong magawa, 100 lagi score. Best in math pa rin ho ako. Pero let's talk about attitude. Do you know that it is not your circumstance that will determine your final outcome? It is your attitude. It is not your circumstance that will determine what will happen to you in the end. It is your attitude. In your work, will you be promoted? It depends on your attitude. Three attitudes that I encourage you to develop in your life. Whether you are studying, working, or in the family, or in the business. First, develop the attitude of dignity. Have dignity in everything that you do. Have dignity. Lagyan mo ng dangal lahat ng ginagawa mo. Nagpatimpla ng kape sa'yo si tatay. Huwag mong tadyakan. Kape na naman. Hindi ka pa ba ninenerbios? Lagyan mo ng dangal. Kape, tay? Okay, sige. Dark ba to? May creamer ba to? Ano ba to? Tapos huwag mo ilagay lang sa kung anong baso. Special na baso. Lagyan mo ng dangal. Mayroon akong experience, nasa Thailand po kami. Nasa airport po kami, nasa CR kami. Tapos, papaltan ko po ng diaper si Julia. Si Catherine.
si Julia na ngayon ang nag-diaper, si Catherine. Dahil nag-poop siya. So bago kami umakit na aeroplano, papalitan ko na siya. Tapos meron akong nakakasabay. Talagang naka-high heel siya, naka-stockings, naka-pencil cut na ano. Tapos naka-formal talaga siya, naka-blazer pa siyang ganyan, no, and everything. Akala ko, pasahero din siya. Tapos nagtataka ko, habang pinapalitan ko, nakatayo lang doon, nag-aabang. Sabi ko, kahiya naman sa kanya, naaamoy niya. Pero nandun lang siya, tapos biglang nilabas yung kamay niya, naka-guantes ng plastic. Inaabangan niya yung diaper, tapos sabi niya, may I get the soiled diaper now. So, kinuha niya. Tapos nagsimula siyang magpunas. Mantakin ninyo, maintenance pala. Pero grabe yung dangal. Kung magpunas siya, talagang ganyan. Hindi, nakaranas ba kayo nagsisir, tapos nagpupunas na ganyan, tumatalsik sa'yo lahat ng pinupunas. Walang dangal eh. Gustong manatiling janitor. Grabe eh. Maintenance. Pero ang asal, manager. Ang problema minsan sa atin, manager na tayo, ang asal pa natin, maintenance eh. Attitude lang yan. Put some dignity in what you're doing. When you study, put dignity in what you're doing. Whether it is a small errand or what, put dignity into it. Pakiabot mo nga ito, pakidala. Opo, yes, sir. Right away, sir. Anything else, sir? Ganun. Hindi yung, ah, ito, dadalhin saan? Bakit? Kailan? O, sige, okay. Ganun lang eh. Lagyan mo ng dangal. Itaas mo yung antas ng dangal. Pangalawang attitude, skillfulness. Skillfulness is an attitude. Lagyan mo ng galing. Galingan mo. Magtitimpla ka ng kape, galingan mo. May ipapatype sa'yo, boss mo, galingan mo. Lagyan mo pa ng mga puso-puso. Bulaklak-bulaklak. Hindi niya sinabing i-folder, pero i-folder mo. I-fastener mo pa. Ganon. Galingan mo. Mag-aaral ka, galingan mo. Ano, ganyan ka na lang? Galingan mo! Pangatlong attitude, humility. Pagpapakumbaba. Dalawang bagay yan. Kay magaling ka, kay olats ka, dapat marunong tayong magpakumbaba. Bakit po mahalagang magpakumbaba tayo? In Proverbs chapter 15, verse 33, fear of the Lord teaches wisdom, humility precedes honor. Bago daw po tayong ma-recognize, bago tayong ma-promote, ang dapat unang mangyari, pagpapakumbaba. Eh ano ngayon kung magaling ka? Ang galing mo nga, hambog ka naman. Kakainis. Diba? Kahit anong galing, hindi tayo matuwa eh. Kasi ang hambog. Kakainis. Sabi mo sa katabi mo, kakainis din. Kung magaling ka din, be humble. Sabi ang pastor ko nga tinuro niya sa amin, every good in me is because, everything that is good in me is because of God in me. It's not because of me. It's because of God in me. Amen? And James chapter 4 verse 6 says, God opposes the proud, but He gives favor to the humble. Have you ever experienced it in your life? May gagawin ka, pero kontra ang Diyos sa'yo. Ino-oppose ka ng Diyos kasi ang yabang mo. Pero kapag may pagpapakumbaba, ang favor ng Lord ibubuhos niya sa'yo. Alam niyo kapatid, simple lang eh. Humility attracts the presence of God. Humility attracts promotion. But pride will be your downfall. Yung mayabang, dahil magaling, medyo pwedeng acceptable pa eh. Pero yung hindi na nga magaling, mayabang pa. Sakit sa ulo nun. Whether in failure, in success, let's keep a humble heart, knowing and acknowledging that everything is only because of God and by the grace of God. Lastly, number three, letter A is action. Put action into it. I want to end with this. Put action into it. Sa dream mo, sa gusto mong, sa promotion na gusto mong ma-experience sa buhay mo, sa finances mo, sa family mo, what is your part? Alamin mo what is your part and then play your part. Do your best now, not tomorrow, not next year. Do your best now. Sabihin nyo nga to, do your best now. Now, ngayon na. Sabi sa Bible, whatever your hand finds doing, do it with all of your might. Kahit na ano daw ang hawakan ng kamay mo, nagagawin mo, do it with all of your might. Cell leaders, when you meet with your people, do your best. Preach like you are preaching to 1,000 people. Kahit na isa lang yung sumipot. Do your best. Kumo ba merong hindi sumipot? Sumipot, hindi ka na magpipreach ng the best. I am preaching right now. This is the third time I'm preaching today. I'm preaching just the same manner I'm preaching in the morning service. I'm giving my best. That's the key to promotion. That's the key to living a life that will glorify the Lord.
Hindi yung ano, habang tumatagal, ano, wala na. Ha, latak na lang kayo pag 5 o'clock. Ganun ba yun? Hindi. Do your best. When you do your work, do your best. Kahit alas 4 na ng hapon yan, do your best! Patapos na semester, do your best! Hindi yung habang tumatagal, nagda-die down. Ano ka, latak? Huwag mong bibigyan ng latak ang Diyos. Maglilingkod ka sa Diyos, huwag mo siyang bigyan ng latak. Dahil hindi latak ang binigay niya sa atin. Buong buhay niya ang binigay niya sa atin. Namatay siya sa krus para patawarin tayo. Para ano, bigyan mo siya ng latak. Know your part, do your best, take your action. That will be your keys to promotion. I would like to end with this story. There is a man who experienced promotion in his life, but it took him some time. I want to share with you quickly a story. At the age of 31, he started a business, but it failed. At the age of 32, he was defeated in a legislative race. At the age of 34, he tried a business again. Guess what? He failed. At the age of 35, he had to overcome the death of his sweetheart. Who? At the age of 36, he had a nervous breakdown. Who? At the age of 38, he joined the elections again. Guess what? He lost. At the age of 43, he ran for Congress. Guess what? He lost. Age 46, he ran for Congress again. Guess what? He lost. Age 48, run for Congress again, he lost. Age 55, he run for Senate. Guess what? He lost again. Age 56, he run for Vice President. Guess what? He lost again. Age 58, he run for Senate again. Guess what? He lost again. Age 60, finally, he ran to be the president of the United States. And finally, he won. I am talking about no other than Abraham Lincoln. There may be delays that you are experiencing, but that does not mean that you will not be promoted. There may be delays that you will experience, but that does not mean that God is unfaithful to His promise to you. There may be some pain along the way, but that does not mean that God is not paying attention and that God does not love you. Our God is faithful. He will keep what He has promised unto us. Let's all stand to our feet and let's pray. This afternoon, I will just challenge and invite each one of you. Clear na sa Panginoon that He wants us to be promoted. But today, the ball is in your hands and I want to ask you, do you want to be promoted? Because if you want to be promoted, you need to make that decision right now. I'm going to do my part. I'm going to humble myself, submit myself to the Lord, acknowledging that promotion will come only from Him and not from what I know, not from what I have. There are many of you here, you came this afternoon, you feel so fulfilled already in your life. Guess what? Whatever fulfillment you are experiencing right now, that is nothing compared to what God has prepared for you. God wants to take you to the next level. All you have to do is humble yourself and acknowledge, Lord, I cannot do anything apart from You. This afternoon, I challenge and I invite each one of you to pray this kind of prayer. Lord, I need You to promote me. Take me to my next level. If that is your prayer, I want you to bow down your head right now and lift up both of your hands as a sign of humility, as a sign of surrender before God. Telling God and acknowledging before God, Lord, I've been trying so hard, but I am not reaching anywhere. But today, Lord God, we acknowledge that promotion comes from You. And we thank You because promotion is Your plan and Your destiny for each one of us. Lord, right now we humble ourselves before You. Forgive us for our pride. Forgive us for trying to promote ourselves, Lord God. But right now we surrender our pride to You. We surrender our lives to You. And right now, Lord, we pray, Lord, help us to be promoted, Lord God. Take us to the next level of our life. Take us to the next level of our finances. Take us to the next level of our family life, Panginoon, in our relationships, in our work, and even in our ministry. Come on, cell leaders, just begin to pray and ask God, Lord, take me to the next level, Lord God. And Father, even right now I pray
that you would cause our faith to arise, that we will begin to believe again in the promises that you have for us, in the plans and dreams that you have for us, Lord God, that we will be promoted because that is your plan for our life. Come on, let's just worship the Lord. Believe God for His promises again. God, that beginning today, you would open our eyes, Lord God, that we will begin to see our dreams again, Lord God, that we will begin to see the bright future that you have in store for us, Lord God. Father, I pray for your people right now. Come on, raise your hand right now. I want to pray for you. I pray and I declare over your heart new faith to believe in the promises of God, new faith to believe for promotion. God has prepared you for promotion. God is ready to take you to the next level. Right here, right now, God is going to take you. In the coming days, you will be surprised with how God will promote you in your finances, in your work, in your ministry. We have entered, as a church, we have entered into a season of promotion, a season of stepping up to the next level. Come on, let's begin to thank God right now. Lord, we thank you, Lord God. We receive your promises and we receive that promotion over our life. We thank you, we love you, and we give you the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on. Praise Him. Praise Him. Always remember, we have all the reason to praise Him. We have all the reason to always rejoice in His presence. Whatever you will be going through or whatever you are going through. You know why? Because God is faithful. Even in the times that we are unfaithful, even in the times that we are faithless, God remains faithful. Church, I want you to know from the heart of your pastor, I'm excited for you. We have always been dreaming and praying that our church would be a people who would always experience promotion. From a life na ganitong level, itataas at itataas ng Panginoon. As pastors, that is our dream for you. And I'm just so excited, no? Sa mga testimonies na maririnig natin sa mga darating na araw, how God will supernaturally bless your life, your family, and promote you. Amen? Are you excited? Are you excited? I want you to face at least one person and tell that person, congratulations, you have just been promoted. Sa kabila, sabihin mo, promoted ka na, huwag ka nang mag-alala. Thank you for listening to Destiny Podcasts. For more updates on Destiny Church Manila, visit www.g12destiny.com. You could also like our official page at facebook.com/Destiny Church Manila. So,
feel free to share and comment on this week's message. Have a great day!